my channel. Kung bago ka lang dito, i-subscribe mo na yan and click the notification bell down below for more updates on my videos. Para sa ating video ngayong araw na ito, magkakaroon tayo ng unboxing ng aking violin. So, syempre, bago tayo mag-unboxing, ikukwento ko muna sa inyo kung ano ba ang naisip ko at bakit ako bumili ng violin. Cue sa ating voiceover. Ayan, so, taray, diba? Bumu-voiceover na tayo. Ayan, so, ikukwento ko sa inyo kung bakit ko ba naisipan na bumili ng violin. Kasi, kung napanood nyo yung unang-unang video ko dito sa YouTube, nag-post ako ng song na ginawa ko para dun sa YouTubers na nag-post sa Instagram na i-re-review daw nila yung mga pagtugtog ng mga fans nila ng iba't ibang musical instruments. So ako, ang ginawa ko, tumugtog ako ng ukulele. Pero matagal ko na talagang gustong pag-aralan kung paano ba mag-violin. Dahil din sa panonood ko sa kanila. By the way, yung YouTubers na ito ay yung two-set violin. Marami silang mga ginagawang videos, especially about sa music. Marami din silang mga nire-review. Yung mga artists na tumutugtog ng musical instruments, yung mga movies na involved ang violin, or yung mga prodigies ng mga bata na tumutugtog na ng violin at the early age of 6. So, nung nag-start yung quarantine, sabi kong ganun, parang gusto kong mag-aral ng violin. Kaso lang, at that time, syempre, sarado lahat yung mga music store or mga music shops. Kaya nag-antay kami para magbukas yung mga yon. Tapos, habang nag-Facebook si Mama, nakakontakt niya ang isa niyang classmate way back 1980s. And nalaman niya na isa na siyang may-ari ng isang music store. Kaya nagtanong siya kung mayroon ba silang violin, yung cheapest one nila. And luckily, meron daw. So, itong violin ko is worth 4,000 pesos. Maaaring sa pandinig natin, mahal siya. Pero sa totoo lang, this is one of the most cheapest violins. Kasi ang alam ko, yung mga original violins costs more than 10,000 pesos. Kaya dahil beginner pa lang naman ako, binili ko na tong violin na ganito. So pumunta kami sa store nila sa may Balibago. So yung store nila is CB Lumanog Music Store. And marami silang mga binibentang iba't ibang klase ng instrumento, katulad ng gitara, ng drums, ng ukulele, violin, recorder, at iba't ibang mga kagamitan na ginagamit natin sa music. Tapos, pagpasok kong ganun sa store, medyo kinakabahan pa ako kasi hindi ko alam kung talagang sure na ako na gusto kong bilhin yung violin na yun. Kasi, una sa lahat, wala namang magtuturo sa akin ng violin dahil wala naman akong kakilalang teacher ng violin, kaya medyo hesitant pa ako ng konti. Pero nung nakita ko na tong si Jasmine kasi yung brand ng violin na binili ko. Nung nakita ko na siya, parang na-love at first sight ako. Kaya nagbayad na ako at inuwi ko na ang aking Jasmine violin. Ito na yung nakakatawang part. Pag-uwi namin ng bahay, syempre excited ako. Kaya hindi na muna ako nag-shoot para sa totoong unboxing ng violin na to dahil na-excite ako. Ang ginawa ko, binuksan ko na kaagad yung violin and sinubukan ko na siyang tugtugin without knowing the basics kung ano ba yung dapat gawin sa mga bagong violin. Pagkuha kong ganun sa violin tsaka dun sa bow, prenes ko na kaagad yung bow sa strings. Walang lumalabas na tunog. Sabi ko pa kay Mama, ma-fake yata tong violin na to kasi wala akong sound na naririnig kahit anong pilit kong ikaskas yung bow sa strings. So, syempre, ang sabi ng aking mother, tumingin muna sa YouTube ng mga tips or steps kung ano ba yung dapat gawin sa mga bagong violins. So, nag-search kami sa YouTube and then nalaman namin na yung rosin pala, itong parang orange type na to na nasa square na lalagyan, ay dapat mong ikaskas doon sa bow para ito ay maging rough at para kapag prines mo to sa strings, may maririnig ka ng sounds. So, yun ang ginawa namin. Finile muna namin siya ng
nail file. Tapos, ikiniskas na namin yung rosin sa bow. So, dahil bagong-bago lang yung bow at bagong-bago lang din yung rosin, kailangan medyo matagal yung pagkaskas para kumapit yung rosin sa buhok ng bow. Tapos, nung okay na, nung medyo rough na yung bow, sinubukan ko nang ikaskas yung bow dun sa strings and yes, sa wakas, tumunog na din yung violin. Tapos, syempre, ayun, medyo wala pa sa tono yung violin. Kaya ang ginawa ko, humanap din ako ulit ng isa pang YouTube video na nagpapakita kung paano ba yung tamang tune or tamang tono ng bawat strings ng violin. Nung natono ko na yung strings ng violin, sinubukan ko ng tumugtog na very basic na mga kanta sa violin. So ulit, nag-search ako kay Maring YouTube kung ano ba yung basic songs on the violin. So ang unang-una kong nakita is Twinkle Twinkle Little Star. So sinubukan ko yon, sinundan ko yung mga steps kung paano ba yung tamang pagtugtog ng Twinkle Twinkle Little Star. And voila! Ayan na yung day one ng pagtugtog ko ng violin. Diba? Not bad for first timer. So, syempre, hindi naman ako marunong magbasa ng music. Kasi, diba, ang mga totoong violinist ay nakakabasa ng music para kapag merong piece na ipinakita sa kanila, matutugtog nila nang walang sablay. So, ako, basics pa lang naman ako, saka ako na pag-aaralan yung pagbasa ng notes or pagbasa ng music. So, yun na yung kwento kung bakit ko ba nakuha tong violin ko. So, kung meron dyang mga magagaling talagang violin players or mga kasisimula pa lang din mag-play ng violin, mag-suggest kayo ng mga songs na for beginners na kaya kong gawin para ma-update ko kayo sa kung ano na yung mga natutugtog ko sa violin for the next days or weeks. Ngayon, oras na para sa ating shout! So ngayon, magsha-shoutout tayo ng mga galing sa ating YouTube comments. Unang shoutout natin, shoutout po kay Mami Jonalina Justin. Hello po sa inyo. Shoutout din dyan kay Kathleen Angeles. Hello, thank you sa pag-subscribe and pagnood ng videos ko. Shoutout din dyan kay Kuya Michael Meneses. Hi Kuya, thanks sa pagnood ng videos namin. Shoutout din dyan kay Paul Montanses. Hi Pids, shoutout kaya ko. Ayun na nga yung ating mga shoutout for today. Kung meron pang iba pang gusto magpa-shoutout, comment lang down below o kaya mag-PM sa akin sa Facebook or sa Instagram para naman ma-shoutout ko kayo sa mga next videos ko. And kung meron pa kayong mga content ideas or mga video suggestions, just comment lang din and susubukan kong gawin yung mga suggestions ninyo. So that's it for today. Don't forget to tell your friends, family, jowa, and enemy to subscribe to this channel. Bye guys!